Tagal ko nang gustong bumili nito. Sa kanila ko lang nabili kasi medyo lush na kasi yun sa kanila. Tapos natuwa ako mura. Ayan. Itong mga nauna kong bayaran. Ay, maliit din pala siya. Lo, nagkanda tupi-tupi na yung dahon. Ay, kawawa naman. Ayan mo na. Pagagandahin ko na lang siya dito. Ito, di ba, kilala niyo na yan. Si Philodendron Bilitei. Hello, hello, hello viewers. Ako nga po pala si Donna, certified plantita. Nagtuturo po ako or nagagawa po ako ng video na nagsishare ng kung ano-anong kaalaman or kung ano-anong experience ko about sa paghahalaman. So in today's video, meron akong bubuksang parcel na galing sa Sarangani. Ayan, General Santos. Ayan, Kiamba Sarangani. So tingnan natin kung anong halaman, anong laman nito. First time ko lang ito na-orderan na seller na to kasi meron din akong in-orderan sa Sarangani. Pero pangalawang beses ko na ata yung na-orderan sila. Pero itong seller na to, first time pa lang. Nakalimutan ko na rin yung mga prices ng plants na to kasi ang tagal na nito. Inabot na to ng 2 weeks ata. 2 weeks na ata to. Ay, hindi. Hindi pala 2 weeks. Kalahating buwan na. Kasi, nagbakasyon pa kami sa Leyte. Kausap ko na siya. Nakapagbayad na ako sa kanya ng ibang plants. Tatlong plants ata yung binayaran ko. Tapos, inagdagan ko na lang. Ayan. Sana hindi na durog. Kasi yun yung problema pagka malayo yung in-orderan. Maganda kasi sa Mindanao o kaya sa Sarangani or sa Davao ka umorder. Kasi ang mura ng plants nila. Ang mumura ng plants nila, di ko sure kung anong dahilan kung bakit mura. Ayan, natanggal ko na siya. Ito, check natin kung ano to. Kinakabahan na ako kasi. Baka nasira. Ay, ano to? Ah, ito yung aglaw. Ang ganda kasi ng stem na to, kaya binili ko. Ito, alam ko kung magkano to, 100. 120, tapos tinawaran ko na lang. Mahilig din kasi ako sa aglaw kasi matataba yung ganto niya. Oh. Tapos may mga white variegation. Ayan, may pangalan pa doon. Ayan, di ko alam kung anong pangalan ng plants na to. Basta aglaw lang kasi yung ano, nung pinamain niya to, aglaw lang nakalagay. Yan na. Comment down below kung anong aglaw to, anong name niya talaga. Ang ganda. Ganda niya. Next natin ito. Nakalimutan ko na nga rin kung anong mga pinag-o-order ko sa kanya. Ganito yung pagkabalot nila. Oh. Safe naman kasi parang di naman nadurog yung halaman. Di ko lang sure sa malalaking dahon. Kaya dinadahan-dahan ko kasi baka may masira ako. Di nga nasira sa ano, sa biyahe. Ako naman nakasira. Ah, ito. Ayan, oh, ang ganda. Ang ganda naman niya kahit nagkanda, parang nayupi yung ibang dahon. Ayan. Ganyan talaga pagka nag-o-order sa malayo. Oh, ano yan? Ganda. Ito ay Philodendron Painted Lady.
Oh, 'di ba? Ang ganda ng dahon niya. Malalaki tong dahon na to, kaya nagustuhan ko siya kasi malalaki yung dahon niya. Kasi yung painted lady ko dito, maliliit, tapos nag-struggle pa akong palakihin siya. Ang dami kong binili. 5 piso ata yung binili ko. Tapos, nasira yung mga dahon na tunaw, yung stem na nagkanda putol-putol na hindi ko malaman kung bakit. Tapos, nung nilagay ko siya sa hanging basket, nag-tribe. Ayaw niya nang na iista ka ng tubig. Wag na wag niyong iista ka ng tubig. Or, kailangan na hanginan siya. Kasi magkakatabi sila nung, ano, nung mga propagation ko. Nagkanda tunaw-tunaw. Ang gusto niya, lalo na pag bagong propagation, itong painted lady, kailangan ma-airy yung spot na paglalagyan niyo sa kanya. Yun ang sikreto ni painted lady. Malaki na siya, oh. Kakatuwa. Tatanim ko na to. At meron siyang, pag inaano nila, pag ina-uproot, tapos pinapadala, meron siyang mga cocopit or yung mga bunot. Ayan. Ang init ngayon, no? Uulan ata. Super ginit. Tingnan natin tong isa. Kung anong laman ito. Ay, ano to? Painted lady din. Ah, dalawa ba painted lady? Dalawa ba in order ko? Baka ito yung pa-freebie ni ate. Kasi parang isa lang naman yung painted lady na binili ko sa kanila. Uy, munti ko na magupit yung roots. Ayan o. Munti ko na magupit. Ayan o, painted lady ulit siya. Pa-freebie ata to ni ate. Thank you po ate. Ang ganda o, may sports variegation. Thank you ate. Yan. Ito, tingnan natin to. Ay, ang ganda nito. Ito, meron na ako nito. Ay, nagupit ko siya, girl. Sayang yung dahon. Nagupit ko. Yan. Ingat kayo magupit-gupit sa mga unboxing-unboxing nyo. Meron na rin ako nito. Tapos, marami na siyang baby. Ayan, lumabas na yung dahon. Marami siyang baby, kaso nga lang naubos ko na. Nabenta ko na yung mga baby niya. Ngayon, nagsisibol na naman siya ulit. Tatlo na, pangatlo na yung dahon niya. Tapos, eto. Tapos, nag-iisip ako, or gusto kong i-research kung bakit yung mga alocasia black velvet ko ay parang nagmamangkok siya. Alam nyo yon, yung parang paganon yung tubo ng dahon niya. Hindi katulad nitong ayan o, oh, hindi ganyan. Yung sa akin talaga, paganon. Gusto kong i-research yun kung bakit nagaganon. Hindi naman siya nagaganon. Ang na-research ko kasi dati, bakit nagaganon? Kasi masyadong mataas yung humidity. Baka ganun din yung nangyayari sa kanya. Kasi nagiging mangkok talaga siya. Pero ang cute pa rin naman. Yun nga lang, kinakabahan ako pag umulan, kasi ayaw nila na si sit in sa water, di ba? Pag umulan, yung tubig nandito. Kasi parang mangkok nga siya. So ayan, nanilaw siya. Ayan yung naging ano niya. Parang 3 days siya sa biyahe. Oh, naging black velvet aureum na siya. Pati itong bagong dahon, no? Pero okay lang yan. Kasi, kailangan yung mga black velvet natin or yung mga alocasia, pag bibili tayo, kailangan well-rooted. Yung titingnan natin talaga, yung roots. Kasi, pagkapangit yung roots nito, matutunaw lang din to. Kaya, nag-iingat din ako sa pagbibili ng mga ganito. Lalo na pagka hindi ko nakikita yung roots. Kaya pinapaano ko muna, check ko muna yung roots sa, gusto ko muna tingnan yung roots doon sa seller. Pinapapicturan ko. Kasi nga, marami na akong nadanasan itong pag-aalaga ng alocasia na
natutunaw lang din. Meron akong video ng, dami ko ng video, no? Meron akong video ng 5 tips para hindi kayo matunawan, para maiwasan yung pagtunaw ng alokasya nyo. Lalo na itong black velvet na to. Ayan, ayan yung video na yan. Click nyo lang yung playlist, tapos hanapin nyo yung alokasya. Makikita nyo yung ano ko doon na about dito kay alokasya. Yung video ko doon. Ang ganda oh. Yun nga lang oh. Puputulin ko na lang yan. Kasi hindi na yan magta-tribe. Baka magka-fungus pa yan. Ito, tingnan natin to. Ang liit to. Hindi ko sure kung may na-order ako maliit. Ano to? Ano ba tong bubuyog na to? Kanina ka pa ha? Ah, ito yun. Ang liit pala. Ito yung Osebu, no? Parang ano, 300 ko ata nabili to. Or natawaran ko naman. Ito pala yun. Ang liit pala ng Osebu, no? Ang liit. Akala ko malaki sa picture lang. Medyo na-scam ako doon, ha? Kala ko malaki siya. Kaya pala ang mura. Parang di si Dumaya. Okay lang kasi nakuha ko naman siyang mura. Kaya lang, hindi ko na-expect na super laki. Kaya nga, di ba sabi ko, wala akong na-order na maliit. Yun pala, ito yung Josebu. Pero, at least, ito lang yung nasira niya sa leaves niya. Sa pagpapak siguro nila or gawa nito na ipit. Mabubuhay pa natin yan. Pararamihin natin yan. Kaya abang-abang sa mga propagation. Popost ko yan sa Shopee. Yung Shopee link ko nandyan sa description box. Hanapin nyo na lang sa description box. Ay, ito! Patagal ko nang gustong bumili nito. Sa kanila ko lang nabili kasi medyo lush na kasi yun sa kanila. Tapos natuwa ako mura. Ayan. Itong mga nauna kong bayaran. Ay, maliit din pala siya. Lo, nagkanda tupi-tupi na yung dahon. Ay, kawawa naman. Hayaan mo na. Pagagandahin ko na lang siya dito. Ito, di ba kilala nyo na yan? Si Philodendron Biletei. Biletei. Kasi, meron akong kapatid nito, si Ataba. Ayan, oh. Ito, si Ataba Puwense. O, magkamukha sila, di ba? Wait lang. O, magkamukha sila ni Ataba, di ba? Tapos, iba yung dahon nila sa likod, o. Oh. Pero yung harapan, halos magkamukha. Yun nga lang, magkaiba yung ito nila, stem. Parang 200 plus ko lang ito nabili o 300 plus. Mga ganun. Kasi diba ang mahal-mahal nito dati. Kaya ngayon ko palang nabibili yung mga gusto kong halaman na alagaan. Kasi mostly ang gusto ko talaga alagaan, ayoko na masyadong yung puro variegated. Kaunti lang yung, di ba may variegated na ito? Parang nagdadalawang isip akong bumili nun. Bukod sa mahal, ang dahilan pa ay matutunaw lang din yung variegation. Kahit aurea pa yan, kahit albo pa yan, matutunaw pa rin yung variegation nun. Kaya ayoko nang mag-alaga ng may variegation. Di katulad ng mga putus, mga marble queen, na talagang di mawawala yung variegation sa kanya. Ito ang super laki, oh, last na to. Ang laki. Ay, alam ko na kung ano to. Ito yung fidel line. Sana hindi nasira yung mga dahon niya. Ay, oo nga. Pa-freebie niya nga yun. Yung ano na yun.
Kasi isa lang talaga yung alam kong nabili ko nun. Pero at least may pa-freebie si ate. Ito na yung fiddle lime. Ayan, palalakihin ko pa ng bonggambong. Ayan. Galing natin to. Ang laki ng dahon niya, oh. Hindi ko masyadong na-expect. Ayan, may pangalan ko, oh. Donna. Donay. Ayan, ala. Ang laki, oh. Hii, nakakatuwa. Dito talaga ako bonggang-bonggang natuwa. Ito na lang iaano ko. Ang tawag doon. Ilalagay ko sa ano. Ang ganda. Yung feeding line kasi iba doon sa dragon. Yung dragon walang mga ganito. Siya may mga variegated siyang ganito. May mga puti-puti. Ayan, may mga variegation siyang puti-puti. Ayan. Pero ano yan? Genetic variegation. Di yan magre-revert. Yan yung mga gusto kong alagaan, yung mga hindi nagre-revert. Katulad sa Jose Buno, di ba? Ang ganda. So, ayun lang. Ilang halaman yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kasama yung aglaw. 8 ba? 2, 4, 2, 4, 6. 7 lang pala. 7 lang pala. So, ayun lang po for today's video. Thank you guys for watching. Don't forget to like our video kung nagustuhan nyo po. At pakiclick na rin po ang notification bell. Yan, yan. Pati po yung subscribe button para maging updated po kayo sa mga susunod ko po pong upload. Thank you guys for watching. Bye!